Dante, bakit hindi natuloy yung target na masimulan ang distribution ngayong araw? Yes, Aga, ayon nga sa mga local government unit tulad ng lungsod ng Marikina, Maynila at Valenzuela, ay hinahanda pa nila yung mga payroll at ang schedule ng pamamahagi ng bawat barangay. Bagamat yung lungsod ng Maynila ay kahapon pa na download ng Bureau of Treasury ang budget na umaabot sa mahigit 1.5 billion pesos. Gayon din ang Muntinlupa City na mahigit naman sa 442 million pesos. Samantala, ayon kay Mayor Marcy Teodoro ng Marikina, ngayong araw pa lang nila Aga natanggap yung pondo. Kaugnay nito ang pamahalaang lungsod ng Quezon, sinabi ni Mayor Joy Belmonte, bukas ng umaga ay magsisimula na sila sa pamamahagi, gayon din ang lungsod ng Maynila. Samantala, ang ibang lugar gaya ng Parañaque City at Valenzuela City ay sa Huwebes pa aga sila magsisimula ng distribusyon. Batay sa Department of Budget and Management o DBM Local Budget Circular 136, hindi lalagpas sa 4,000 piso ang matatanggap ng bawat pamilya. Kabilang sa mga beneficiary ng pondo na umaabot sa mahigit 22.9 billion pesos na allocated sa NCR Plus, ang mga naging beneficiary na dati ng Social Amelioration Program, usap mga waitlisted, vulnerable sector tulad ng PWD at solo parents. Sa ngayon, Aga, ay patuloy nga itong ginagawang pagpupulong ng mga LGU sa mga barangay para pag-usapan ang magiging proseso ng pamamahagi. At ayon naman sa DSWD, Aga, may isang monitoring team para masigurong walang katiwalian o anumang discrepancies sa pamamahagi nitong ayuda ng pamahalaan na binubuo ng mga tauhan mula sa DSWD, DILG, DND at ang mga local government o local chief executive, mga mayor, ang pangunahing mananagot dito sa pamamahagi, either in kind o kaya naman sa pamamagitan ng cash. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Dante, yung DSWD, ano, na ang function nito is mag-monitor dito sa distribution. Ano ba yung particular na gagampanin nito? Ibig bang sabihin, on the day of distribution, eh, nandoon yung mga staff ng DSWD to monitor? Aga, batay sa naging pahayag nga kahapon ni DSWD spokesperson, Director Irene Dumlao, may mga, yan ang ating expected na pagka may mga venue kung saan ipamamahagi itong mga ayuda mula sa pamahalaan ay may mga tauhan either doon sa mga nabanggit natin kaninang agency, DILG, DND, DSWD na magbabantay sa bawat venue kung saan ipamamahagi ang ayuda ng sa pangunguna ng mga barangay, Aga. Okay, at sana rin ay maiwasan na, no, yung mga dating problema sa pamamahagi nitong mga ayuda o cash na tulong para sa ating mga kababayan. Sige, maraming salamat, Dante Amento.